Oy, mga sangkay, magandang balita po ito. Patungkol po ito sa mga Chinese umano na iniligtas ng mga Pilipino. Aba, akalain mo ba naman mga sangkay na itong mga Chinese kinaiinisan po o ayaw po ng ilang Pilipino, pero mayroon pong nakapagligtas sa mga Chinese na dapat sana nandun na po sa kapahamakan mga sangkay. Kung sino ito at ano ito, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito mismo ang napapanood niyo para mapanood din po ng mga kababayan po natin na gumagamit ng YouTube. So, eto na mga sangkay. Sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! Talaga nga namang maayos na maayos pa itong balita. Diba? Alain mo ba naman? Ibinalita na ang China umano ay nagpasalamat. Okay? Nagpasalamat sa mga kababayan po natin na naging bayani sa kanilang mga kababayan o mga kababayan po ng China. So ito, tingnan po natin ang balita mga sangkay. Mukhang okay. Saan yun? Tayo lumabas. Ayan. Ayan po, mula po sa CNN Philippines, China expresses gratitude to the Philippine Coast Guard for the immediate rescue of a distressed Chinese fishing vessel doon daw po ito sa Eastern Samar. Pambihira, isa. Good job po sa ating Philippine Coast Guard. Na akalaan nyo ba naman mga sangkay, lagi pong, alam nyo itong Philippine Coast Guard, sila po lagi yung naiipit pagdating po sa sigalot ng Pilipinas sa China eh. Pero aba, tingnan nyo mga sangkay, ganito po kababait ang ating mga kababayan, sila po yung nagsalba. O ito, tingnan po natin ang balita. Mula po sa CNN Philippines. China has expressed gratitude to the Philippine Coast Guard for the immediate rescue of a distressed Chinese fishing vessel of Eastern Samar. Oy, shoutout nga pala sa mga kababayan ko dyan sa Samar. Mula po sa Eastern Samar, Northern Samar at Western Samar. So tanan nga mga waray nga da, Samar, maupay nga oras, maupay nga kaadlaw na iyong atanan. Sabi po dito ng statement ng Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, "Our sincere gratitude and deep appreciation to Commandant Abu and PCG for their immediate response and humanitarian efforts to help the Chinese fishing vessel and seven Chinese fishermen on board." Ay, tayo mo na. Kalain mo ba naman, di ba? Yan ang Pinoy. Yan po yung totoong ugali ng Pinoy. Kahit yung tipong ayaw mong tao, pero dahil po nasa bingit siya ng isang hindi magandang sitwasyon, tinutulungan po yan. Di ba? Alam ko mga sangkay, itong ganitong klaseng culture ay nananalaytay pa rin po sa mga Pilipino. May iilan lamang po talaga o marami sa mga Pilipino ay nakakalimot. Diba nga po, sabi ng Biblia, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, kung may gumawa sa'yo ng hindi maganda, batuhin mo ng kabutihan. Yun po ang likas na ugali ng Pinoy na nakakalimutan lamang po ng marami. Okay, pero dito, 'di ba? Ito po yung halimbawa. The Chinese fishermen were rescued off Suluan Island in Giwan Friday. Their boat, which had a damaged hull, was towed to Tacloban Port by the PCG or Philippine Coast Guard. Kalain mo, tinulungan pa po sila. So may problema po yung kanilang boat, yung kanilang sinasakyan. So ngayon, tinulungan po sila ng PCG. O, diba?
So I hope na ang China eh bumait din po sa Pilipinas. Sana naman, 'di ba? Huang described, sabi po dito, the rescue as proof of the friendship between Manila and Beijing. As he seeded a Chinese vessel that saved a Filipino fisherman floating in the open sea of Davao Oriental earlier this week. Ah, mayroon din po palang naganap doon po sa Davao. Sabi po dito, ano to? Chinese vessel. Mayroon daw pong Pilipino naman po ang nagpalutang-lutang po. I don't know what was happened doon po sa Davao Oriental. Pero sabi po dito, iniligtas din po ng Chinese. Same din daw po ang ginawa. Ito daw po ay patunay na mayroong pagkakaibigan ang Manila at Beijing. Okay, sabi po dito ni, ano, basahin ulit natin yung sinabi ng ambassador ng China. These moves are in line with the concrete implementation of the important consensus reached by our two presidents on strengthening communication and improving dialogue mechanisms between our two coast guards. Properly managing maritime and maritime differences through dialogue and consultation while expanding practical cooperation on the sea. Sabi po ito ng ambassador ng China. In November last year na po, 2022, mga sangkay, the Philippines sent a note, ito, sa China daw po. Ah, ito po ito. Matapos daw po ang Chinese coast, ano to? After a Chinese coast guard ship to forcefully, ito po yung nangyaring ano, yung debris na nasa dagat po ng West Philippine Sea, kinuha po ng Philippine Coast Guard, tapos bigla naman pong dumating itong ano, Philippine Navy. Yung kinuha po ng Philippine Navy, ngayon bigla naman pong dumating itong ano, mga Chinese, at bigla pong hinatak ng sapilitan o mano. Ayon po yan sa, well, may video naman po talaga nun, mga sangkay. So pinapaalala po dito ng ano, nitong CNN. Ay nako. Chinese officials denied. Pambihira. Ang ganda ng balita dito. Tingnan nyo. Ang ganda po ng balita. Mula sa una. Mula sa una. Saan na ba yun? Pagdating po dito. Ayan na. Ito ang ganda ng balita. Diba? Pagdating dito. Friendship. Meron po maayos sa pag-uusap. Patunay ng pagkakaibigan. Pagdating po dito. Noong November last year. Ang Pilipinas ay nagpadala ng mensahe sa China matapos daw po sa pilitan na kunin ang rocket debris. Ayan po. Negatibo po yung ano eh. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito mga sangkay? Comment nyo lamang po sa ibaba. Tingin nyo ba totoong nagiging mabuti na ang lagay ng ano Pilipinas sa China pagdating po sa usapang karagatan sa West Philippine Sea? At anong tingin nyo dito mga sangkay sa pagliligtas ng Philippine Coast Guard para po i-rescue ang mga Chinese fishermen? Just comment down below. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan, at palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.